Talakayin natin ang tungkol sa pang-uri. O sa salitang Ingles, ito ay tinatawag na adjective. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay salita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ang pang-uri ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pangalan o panghalip sa pangungusap. Mayroong uri ang pang-uri. Una, panlarawan. O sa salitang Ingles, ito ay tinatawag na descriptive adjective. Ang pang-uring panlarawan ay nagsasaad ng laki, kulay, at hugis ng tao, bagay, hayop, lugar, at iba pang pangalan. Maaari ding ilarawan din ang anyo, amoy, tunog, yari, at lasa ng bagay. Ang mga pang-uring panlarawan ay karaniwang nagsasaad ng mga katangian na napupuna gamit ang limang pandama o five senses. Nailalarawan din ng mga pang-uring panlarawan ang mga katangian ng ugali, asal, o pakiramdam ng tao o hayop. Halimbawa, tanggapin mo sana ang aking munting regalo. Ang may salungguhit ang pangalan na inilalarawan ng pang-uri. Alin sa mga salita sa pangungusap ang pang-uring panlarawan na naglalarawan sa pangalang may salungguhit? Sagot? Munti. Dahil ang salitang munti ay naglalarawan sa pangalang regalo. Iba pang halimbawa, iwasan mong kumain ng mga pagkain na masyadong matamis. Alin ang pang-uring panlarawan ang naglalarawan sa pangalang pagkain? Sagot, matamis. Iba pang halimbawa, si Delia ang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Alin ang pang-uring panlarawan ang naglalarawan sa salitang nakasalungguhit? Sagot, pula. Sunod, malubha ang karamdaman ng matandang pulubi. Alin ang pang-uring panlarawan ang naglalarawan sa salitang karamdaman? Sagot, malubha. Tama. Ano naman ang naglalarawan sa salitang pulubi? Sagot, matanda. Narito ang iba pang halimbawa ng mga pang-uring panlarawan. Idan lamang iyan sa mga halimbawa ng pang-uring panlarawan. Dumako tayo ngayon sa ikalawang uri ng pang-uri, ang pang-uring pamilang. Ano ba ang pang-uring pamilang? Ang pang-uring pamilang ay nagsasaad ng bilang, dami, o posisyon sa pagkakasunod-sunod ng pangalan. Mayroon ding ilang uri ang mga pang-uring pamilang. Isa-isahin natin. Una ay patakaran. Ito ay nagsasaad ng aktwal na bilang ng tao o bagay. Ito ay mga basal na bilang o numeral. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 100. Gamitin natin ito sa pangungusap. Mayroong isang lalaki na nagbigay ng pagkain sa pulubi. Alin ang pang-uring pamilang ang naglalarawan sa salitang
may salungguhit? Sagot, isa. Iba pang halimbawa, sina Miko at Gia ay may apat na anak. Alin ang pang-uring pamilang ang naglalarawan sa salitang may salungguhit? Sagot, apat. Sunod, higit sa 4,000 tao ang naapektuhan ng bagyo sa Japan. Alin ang pang-uring pamilang na patakaran ang naglalarawan sa salitang nakasulungguhit? Sagot, 4,000. Ikalawa ay ang panunuran. Ang panunuran, ito ay nagsasaad ng posisyon ng pangalan sa pagkakasunod-sunod ng mga tao o bagay. Sinasabi ng mga ito kung pang-ilan ang tao o bagay. Halimbawa, una, ikalawa, ikatlo, panguna, pangalawa, pangatlo, pangapat, ika-anim, ikapito, ikawalo. Gamitin natin ito sa pangungusap. Ako ang ikalawang mag-aaral na napiling lumahok sa paligsahan. Alin ang pamilang na panunuran ang naglalarawan sa salitang may salungguhit sa pangungusap? Ang sagot, ikalawa. Iba pang halimbawa, nakamit ni Jasper ang unang gantimpala sa paligsahan sa pag-awit. Alin ang pamilang na panunuran ang naglalarawan sa salitang nakasulungguhit sa pangungusap? Sagot, una. Basahin mo ang akda sa 50 pahina ng aklat. Alin ang pamilang na panunuran ang naglalarawan sa salitang nakasulungguhit? Sagot, 50. Dumako naman tayo ngayon sa pamahagi. Ito ay nagsasaad ng bahagi o kabuuan ng pangalan. Ginagamit din ang unlapping tig kung ito ay nagsasaad ng pantay na pamamahagi. Ginagamit ito kapag ang bilang ng bagay na ibinibigay o natanggap ay pare-pareho. Maari ding gumamit ng bahaging bilang o hating bilang or fraction sa Ingles ang pamahaging pamilang. Ginagamit ang salitang bahagdan, presentahe o porsyento pagkatapos ng bilang para sa bahagi ng 100. Halimbawa, tig-anim. Ginagamit ang unlapping tig dahil ito ay nagsasaad ng pantay na pamamahagi. Tigatlo, kalahati. Pwede rin namang gamitin ang one-half, kapat or one-fourth, 5%. O ibig sabihin ito ay 5%. 5%, 5 bahagdan o 5%. Ito ay nangungulaga ng 5%. Gamitin natin ito sa pangungusap. Tig 5 sako ng bigas ang ibibigay sa bawat pamilya. Alin ang pamilang na pamahagi ang naglalarawan sa salitang nakasulungguhit sa pangungusap? Tig 5. Ibig sabihin, ang bawat pamilya daw ay makatatanggap ng tig 5 sako ng bigas. Walang labis, walang kulang. Pantay-pantay na pamamahagi. Gumamit ako ng 10 kapat na tasa ng toyo at suka sa pagluto ng adobo. Alin ang pamilang na pamahagi ang naglalarawan sa salitang nakasulungguhit sa pangungusap? Sagot, 10 kapat. Ang 10 kapat ay 1/4. Inaasahan na magkakaroon ng 20 bahagdang
bawas sa mga presyo sa Linggo? Alin ang pamahagi na pamilang ang naglalarawan sa salitang nakasalungguhit sa pangungusap? Sagot, 20 bahagdan na ang ibig sabihin ay 20%. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa palansak. Ito ay nagsasaad kung ang bilang ng pangalan o panghalip ay maramihan, minsanan, o di kaya ay pangkatan. Halimbawa, daan-daan, libo-libo, isahan, dalawahan, tatluhan, apatan, limahan, animan, at marami pang iba. Gamitin natin ito sa pangungusap. Libo-libong tao ang sumusuporta sa ating presidente. Anong pamilang na palansak ang naglalarawan sa salitang nakasalungguhit sa pangungusap? Sagot, libo-libo. Iba pang halimbawa, limahang upuan lang ang inilagay sa bawat kwarto ng paaralan. Anong pamilang na palansak ang naglalarawan sa salitang nakasalungguhit sa pangungusap? Sagot, limahan. Ang sasakyan na ito ay pangdalawahang tao lamang. Alin ang pamilang na palansak ang naglalarawan sa salitang nakasalungguhit? Sagot, dalawahan. Talakayin naman natin ngayon ang tungkol sa pahalaga. Ang pahalaga, ito ay nagsasaad ng halaga o katumbas na pera ng bagay o anumang binili o bibilhin. Tumutukoy sa presyo. Halimbawa, 1,000 piso, 10 piso, 2 piso, 500 piso, 100 piso. Gamitin natin ito ngayon sa pangungusap. Nabenta na ang 3,000,000 pisong bahay namin sa Pangasinan. Alin ang pamilang na pahalaga ang naglalarawan sa salitang nakasulungguhit sa pangungusap? Sagot, 3,000,000 piso. Nakatanggap ako ng 100 pisong load kahapon. Alin ang pamilang na pahalaga ang naglalarawan sa salitang nakasulungguhit? Sagot, 100 piso. Balikan natin ang ating pinag-aralan. Ang pang-uri ay mayroong 2 uri. Ito ay ang pandarawan at pamilang. Ang pamilang ay mayroon ding uri, patakaran, panunuran, pamahagi, palansak, at pahalaga. Nawa ay naunawaan ninyo ang ating talakayan ngayon.